guys! Welcome back to my channel. It's me, Sun here. And for today's video, this is not a K-beauty video. I've got here is one of our favorite brands. Kahit saan akong pumunta na drugstore or makeup boutiques or something, is hinahanap-hanap talaga siya. It Girl. Kung sabi It Girl, Maybelline. So, maybe it's Maybelline. I've got 4 items here, pero yung dalawa is from L'Oreal, which is yung sister company ng Maybelline. So, if hindi nyo alam, sister company ng Maybelline ang L'Oreal. So, I've got Maybelline New York Dream Velvet Soft Matte Hydrating Foundation. And yung nakuha kong shade dito is Natural Beige. So, I got this sa Lazada nung nag-sale sila. And I don't know if this is my shade. So, the next one, I've got the Maybelline New York Dream Satin Skin SPF 24 PA++. And yung nakuha ko dito is Day 3. Ito naman nakuha ko sa Watson. Hindi siya sale. Yung original price niya na $499. So, I don't know. Kung ito rin yung shade ko, basta kinuha ko lang siya. Kasi walang nag-a-assist nung time na yun. Then yung the next to naman na nakuha ko from L'Oreal is this True Match Liquid Foundation. Yung shade nito is G3. Then the other one is yung Infallible 24 Hours Stay Fresh Foundation Fights Makeup Meltdown. And I'm sure yun ang kalagay. 220 Sable Sun. So yung shade, yun yung shade ko sa Infallible. Gusto ko siyang itry nang walang idea about sa iba. So, in-stop ko yon, chinek ko lang for reference yung mismong website ng Maybelline about dun sa itatry kong foundation ngayon. So, ang napili ko is this one, the Maybelline New York Dream Velvet. Kasi sa lahat sila is nakabottle. Siya lang talaga yung nasa squeezy tube. So, sabi ko, sige, ito yung uunahin ko. And gustong-gusto ko din talaga kasi muna siyang maitry. So, ano ito? Ba't ganun yung talaga sa loob? Natural Beige. So, ang nakalagay dito, Maybelline's first soft matte hydrating foundation, no drying, no roughness, feels fresh as it covers. Benefits, this foundation hydrates skin for 12 hours, okay? And delivers a soft matte finish for velvet smooth perfection. No drying or roughness, which is ako, combination ako for reference din lang. I'm a combination skin type, which is oily ang aking T-zone. Then, ang aking cheeks is dry, which is sa lahat ng body parts ng katawan ko, tangi ang oily lang sa akin is yung T-zone ko. Lahat dry. So, no drying or roughness, ideal for normal to combination skin. So, perfect siya para sa akin. How to use, apply. Apply Maybelline Dream Velvet Foundation using the Maybelline Dream Blender for the ultimate finish. So, I don't have any Maybelline Blender. Ang dala-dala ko dito is yung Miracle Complexion na sponge ko from Real Techniques and ang dumi nga niya. Kasi ginamit ko kahapon. So, hindi pa tabasa. Idadump ko pa siya. Then, ay, diba? June is dapat ubos na to. So, inalis ko na ang kanyang seal, which is nakalagay is manufacturing July 2016. So, mag-iisang taon na rin pala to. Kaya sinail ng Lazada. Okay, let's start. Let's open this squeezy tube. Oh, may seal pa siya. Pero feeling ko, pag inaraw-araw ko to, saglit lang to sa akin. Para ganun ko muna siya. And I think parang andal nito sa akin. Dapat pala yung warm porcelain. Ano ba siya? Ah, okay. Okay lang naman. So, I'll just use my fingers to spread this out sa aking mukha. Ah! Akala ko kanina medyo dark siya sa akin, pero okay lang pala, hihintayin ko lang kung mag-oxidize siya. Then ito yung face ko na wala pang foundation, then ito yung meron ng foundation. So, medyo nag-light siya, then natakpan niya, hindi naman totally, pero na-blur out niya yung veins ko and yung aking dark circles, which is yun yung problema ko sa mukha ko. Pero yung parang kagat ko dito, kinagat kasi ako ng lamok, is nakikita pa talaga yung redness niya. So, first coat pa lang siya.
So, kukuha din lang ako ng same amount nung kanina, isang squeeze, and tumigas nga siya. Then, using again my finger, yung pakaramdam niya pag ginaganto ko siya, parang siyang chocolate. Tumigas kasi siya, so I don't think na ganda talaga yung texture niya. Malamig kasi dito. Then, I'll use my brush para i-blend siya. Medyo mabinisan din lang pala. Pag inilagay niyo na siya sa mukha niyo, blend na agad kasi ang bilis niyang mag-set. With the brush, with the sponge, mas maganda yung finish na ginawa niya dun sa sponge. Good tayo with the sponge. I'm sorry, Mr. Brush, pero parang madumihan ka lang. Schedule ko for today is lalabas lang ako mamaya for dinner. So, wala akong masyadong gagawin. Hindi na ako magko-conceal para makikita ko talaga yung effect ng foundation sa mukha ko. Ang gagawin ko na lang is I'll set it with my powder. So, yung aking all-time favorite na lagi yung nakikita. Isiset ko lang siya with my shower pressed powder, natural powder finish. 20 minutes na nung in-apply ko yung Maybelline Dream Velvet sa face ko. Then, kagaya na nakita nyo kanina, sinet ko lang siya with the powder. Wala nang iba na meron dyan sa mukha ko other than my lip tint, then yung eye makeup ko. Hey guys! So, I'm back and ang oras na yata is around 3. So, 3:17 na ng hapon. Yung ginawa ko na walang retouch-retouch is nag-end na this time. Kasi napapansin ko sa kanya is ang oily na ng T-zone ko. Bawat wipe na ako ng wipe ng ganun sa ilong ko. So walang caking na nangyari. Hindi siya nag-set sa fine lines ko. 7 to 8 hours na nasa mukha ko siya. Is okay na okay. As in, worth it. Ilang pump, tatlong pump lang yata yung ginawa. Actually, hindi siya pump. Tatlong squeeze lang yung ginawa ko sa kanya kanina. And for 7 hours, tapos powder lang yung inilagay ko. And ganun yung magiging resulta na yung mukha ko. Kahit naman tingnan ko ngayon sa salamin, is parang ang fresh. If you have this with you, mas maganda siyang gamitin with a sponge. Plus, it's lightweight. Tapos yung finish niya with the sponge is parang airbrush yung finish niya. As in, ang soft and ang ganda. Tinatry ko. May foundation pa kasi tira dito kanina at saka yung powder. So, after ko kasi ginagamit ito, nilalagay ko lang siya sa Ziploc. Tapos, if ever na umaalis ako, ang ginagawa ko is yun yung ginagawa kong pang retouch. So, tinatap ko siya ulit banda dito kung saan ako oily. So, ang feeling ng mukha ko ngayon after 7 hours is still velvet. As in, parang powder na powder finish pa rin siya. Maliban dito is kasi ramdam mo na talaga na may oil siya. So, overall, I'm giving this baby 5 out of 5. Perfect siya for combination skin type to normal, kagaya ng sinabi nila. Pero hindi siya maganda sa oily kasi nakikita ko na T-zone ko pa lang. Bumigay na siya ng 3 hours pa lang kanina, lumalabas na. So, hindi siya maganda para sa mga oily skin type. So, kung ano yung sinabi nila doon, normal to combination, yun lang din talaga. So, that's it. It ends here. See you on my next video. Thank you guys for watching again and again. Bye-bye. After 10 hours, ganyan na yung itsura niya sa mukha ko. Hulaan mo ko ano yun. Anong makeup? Foundation. Maganda yung mukha ko. Buti naman. Ano?